Hey awesome people of the internet, I'm Danny and welcome to my channel. As you can see in the title below, it says Lindian with Danny Season 1 Episode 1. That is because I am starting a mini series in my channel where I ask a ton of my girlfriends, a ton of my baby girls, to expose their flirty sides. So if you're a girl, comment down below if you agree to everything we're saying here. And if you're a guy, you know what to do with this information. Take note. So if you're new to my channel, go ahead and click the subscribe button because I know that you're an awesome and somehow flirty person deep inside of your soul. And if you're done doing that, also click the like button and the notification bell so that you'll be updated tuwing nagpo-post ako ng videos every week, and I will try my very best to upload every Saturdays or every Sunday. So for the first episode of Lindian with Danny, we're gonna be talking about 10 things girls like about boys. Most specifically, 10 things that turns us on. So I'm gonna prove that girls just don't go for the looks, pare. We aim for that. Number one is subtle flirting. Subtle flirting meaning hindi ka ganun galande. Like, bihira ka lang bumanat. Yung parang, alam mo yun, magaling siya bumanat, pero hindi siya lagi bumabanat. Kasi pag lagi bumabanat, feel mo parang, ay, sanay na to. Lagi to kumakausap sa girls. So, parang pag minsan lang bumanat, parang naaalala mo eh. Yung parang, matutulog ka na lang, naaalala mo pa yung banat niya. Kasi nga, bihira lang siya bumanat. Tapos, nakakaano rin, nakaka-turn on din yung medyo masunod. Yung parang, hindi ganun ka show is a feelings. Yung minsan lang siya magpakita ng feelings. Pero pag pinakita niyan, parang you get what I mean? Okay, so another turn on is humor. So if you're funny, if you're witty, girl, you can get a girl's attention. Basta iba talaga kapag nakakatawa yung person. Yung lagi ka niya napapangiti. Parang nakaka-attract kasi kapag masaya kang tao, masayahin kang tao, lagi ka nag-joke. Parang, I think I like him. Okay, number three. Number three naman is gentleman gestures. Ito yung pinaka-specific na gentleman gesture na nakaka-turn on. As in, nakaka-turn! Ano siya eh, kapag kunyari naglalakad kayo or nasa street kayo, tatawid kayo, tapos gaguide ka niya, like kahawakan ka niya sa back mo, like sa lower back mo, or like sa waist mo. Tapos kapag sakto yung kamay niya sa waist mo, parang, yung parang hindi masyadong hawakan, yung hindi ka jowa level sa parang poprotektan mo talaga yung girl, no, hindi yung ganun, yung parang dampi lang ng kamay, tapos yung nakakakilig pa yung pag-guide mo lang sa likod namin na parang dumidikit-dikit lang yung kamay mo, parang, thank you for protecting me. So another gesture then is yung opening of doors. Ewan ko, pansin ko kasi hindi lahat ng guys ganun. So kapag may specific guy na nag-open ng door for you, kahit friend mo, or basta someone, anyone, any guy na nagbubukas ng pinto for you, parang, oh, thank you. Basta, nakakalambot talaga ng puso. Pag nakikita mo yung pag-aalaga ng isang lalaki, alam mo yun. Eto, oh my God, being neat. Girl, kapag malinis ka, kapag mabango ka, kapag mukha kang mabango, mukha kang malinis na lalaki. Ang sarap! Ang sarap! I don't know kung sino nag-start ng stereotyping na kapag malinis tingnan yung lalaki or pag maalaga yung lalaki sa sarili niya. Ibig sabihin, gay siya. No! Who the freaking hell said that? Who the freaking hell put that in anyone else's mind? That shouldn't be it. Girl, may katawan ka, like guy. If a guy is watching this, if you're a straight guy, katawan mo yan, pangalagaan mo, maglagay ka naman ng pabango, maligo ka, magdamit ka ng maayos. Parang ang sarap mo yakapin, ang sarap mo babyhin kapag mabango ka. Alam mo yun? Hindi naman yung pabango na parang naligo ka sa axe, yung umoy na umoy ka. Hindi yung ganun. Yung parang saktong bango lang, alam mo yun? Yung parang feel namin natural na pabango mo lang or nasa damit mo lang. Yung ganun. I don't know who ever said that kapag hygienic ka, you're gay. No, it's not like that. You can be manly and hygienic at the same time. Excuse me. Tapos kinikilig kami. Pag kanyari, nag-hug tayo. Like, friendly hug. Yun. Tapos dumidikit sa akin yung pabango mo. Lalo na kapag crush kita.
I'm gonna spell it the whole day. Parang kapag like ko talaga yung guy, tapos kapag nag-hug kami or like nag-meet kami, tapos dumikit sa akin yung pabaw niya, feel ko like from time to time na parang, dito ba siya? Naamoy ko siya. Parang ganun. Feel ng girl talaga na like niya yung guy kapag feeling niya, naamoy niya yung guy. Another turn on is if you can initiate a convo na interesting or intellectual. Personally, ganun ako eh. Like, if a guy can educate me about something, pero not yung educate na parang nagyayabang na siya, na like, he knows everything, ganun. Hindi naman yung ganun. Yung parang, he is teaching you about something that you don't know, and he's very passionate about it. Tapos parang humble niya pa, kahit na nagbibigay siya ng information. Girl! Parang nakaka-sexy kapag matlino yung guy. Like, kapag binibigyan ka niya ng information that you don't know, tapos passionate siya, sinasabi niya, tuwang-tuwa siya na kinikwento niya sa'yo, in-impart niya information na yun, nagbibigay siya ng facts, ganyan. Girl, wapo! Tapos, if I ask you something about that specific topic, yung ano, yung parang alam mo talagang alam niya yung bagay na yun, yung hindi lang siya nagpapa-impress na parang, oh, I know this stuff, parang ganun. No, we don't like that. We like you to tell us something that you're very interested about. Something that you're really passionate about, na alam mo talaga yung totoo. Na parang pag tinanong ka namin na, so what does this mean? What is this? Ganun. Tapos, in-explain mo talaga. Girl! Tapos yung kapag magkaiba kami ng opinions, yung parang we somehow debate, I kinda like it din kapag ganun eh. Kasi knowing myself, I have a lot of opinions, beliefs, right? But if you're a guy and you have your own opinions and beliefs, yung hindi ka lang sumasabay sa bandwagon or hindi ka lang umuoo sa lahat ng sinasabi ng ibang tao, parang okay, he has his own beliefs, he knows what he wants. Next turn on is if a guy is confident. Ibang confident yung ano ah, mayabang. No, we don't want that. Parang confident ka in a sense that you're not insecure. Parang we don't always need to give you ego boosters. Number 7 is kapag nage-gets nyo agad yung gusto namin sabihin girls. Kasi diba, aminin natin girls, we're somehow difficult to deal with. We're somehow difficult to understand. So kapag may guy na nage-gets agad yung gusto nating iparating, parang, oh my god, are you even for real? You're so good to be true. Parang ganon. I met this guy once na parang, alam mo yun, hindi ka na magkakaroon na expectation sa kanya kasi bago mo pa i-expect, nagawa niya na. So magugulat ka na lang na, what? Okay, I'm gonna marry you. Will you marry me? Hindi mo na kailangan maging super obvious para lang mag-gets niya. Hindi mo na kailangan sabihin pa yung gusto mo mangyari. Okay, next naman is height. So, kapag matangkad yung guy, parang automatic crushable ka. Like, personally kasi ako, gusto ko yung guys na not masyadong tall. Yung kapag niyakap ko sila, sakto yung ears ko sa heart. Like, narinig ko yung heartbeat, ganun. Wala, ang sarap lang. Ito ah, pag sinasabi ko I met this one guy, most probably, isang tao lang yung sinasabi ko. Ayoko na sabihin yung pangalan niya. But, there was this one guy na, nung hinag ko siya, sakto yung ear ko sa heartbeat niya. Tapos parang, naramdaman ko agad na parang, oh, baby. Okay, so number 9 is if you're sporty, or musically inclined, or if you sing, or if you dance. I don't know. It's your talents, boys. Boys, if you're watching this. Yung talents nyo, if you're really passionate about it, and if you really show it to the world, and if you really like what you're doing, if you're good at it, parang nakaka-turn on siya. I'm gonna support you, baby boy. I'm gonna go to your games. I'm gonna go to your, I don't know, recitals, performances. I'm gonna support you. I'm gonna be all out for you. Tawag ko, feel ko kasi we, us girls, parang gusto namin na magiging cheerleader kami for you guys. So yeah, aside from video games, like if you're passionate about video games, go. But like, let's have some variety. Almost all guys do video games right now. So if you have other hobbies, other talents, go shine, baby boy. Like, we wanna be your cheerleaders. Lalo ni athletes, oh my god, ang sarap kaya manood ng games. Ang sarap mag-cheer. I don't know if you're singing or dancing. Like, okay, so number 10, lastly, is eye contact when we're talking to each other. Parang nakaka, ano na, nakaka, nagsistutter. Tignan mo, ini-imagine ko pala, nakinakaban na ako. Parang kapag nakatitig ka talaga sa akin, parang iniintindi mo talaga yung sinasabi ko. Tapos kapag parang nangungusap pa yung mata mo habang pinapakinggan mo pag nakikwento, like, ah, naiyak ako, wala ko nyo.
ako, personally, super dadal ko kasi. So, kapag nagkikwento ko sa'yo na anything, tapos parang interested kasi sinasabi ko, nakatitig ka talaga sa mata ko. Like, ano ba? Stop! Tapos, ano, may times pa na kunyari, nakatingin ka sa eyes namin. Tapos, like, I'm talking to you. Tapos, biglang mapapatingin sa lips. So before we end this video, I would first like to give a shout out to all my baby girls who helped me in making this video. So in this whole mini series, iba-iba yung isha-shout out ko every time. So for this video, shout out to my three baby girls, Sean, Pia, and Gia. So thank you so much for supporting me in this video, and thank you for sending in your answer. I love you three so much. So if you guys made it to the end of this video, comment below what other stuff you want to know about girls when it comes to being malambe. You can DM me through my Instagram right here, or you can comment it down below if you have video suggestions related to the malambe side of girls. So that's all for today's video. I hope you guys liked it. I hope you guys enjoyed. Don't forget to hit the like button, subscribe, comment your video requests below, and always remember to keep your head up high and learn from troubles that pass you by. Bye-bye.